Hello vlogs, ako si Babiles. Ang gusto ko sana ang pag-usapan natin ano ba ang ibig sabihin talaga ng Christmas? Meaning ng Christmas. Medyo nung ito ang aking gustong pag-usapan natin, parang nalulungkot ako. Hindi ko maintindihan kung ano yung nararamdaman ko. Pero gusto ko maging masaya, pero talagang hindi ko makayanan na malungkot, no? Magpapasko pa naman. Pero siguro, masabi ko lang, siguro ito yung part na talagang malaman ko yung meaning ng Christmas. Kasi palagay ko hindi ko malalaman ang meaning ng Christmas kung masayang-masaya ako. Ito na siguro yung pagkakataon ko na maipaliwanag ko talaga ang meaning ng Christmas. Alam nyo, buwan pa lang ng September, talagang ang mga Pinoy, mga Pilipino, talagang masigasig na pagtungtong ng ber. Talagang lahat, feeling Christmas na kahit layo pa. Pero marinig mo na talaga yung mga sounds, no? Yung mga pinapatugtog ng mga Christmas song. Pero sa aking opinion, parang hindi pa tamang oras, no? Tamang araw, para tamang buwan, no? Para magpatugtog. Kasi siguro sa karamihan talagang nagpapasigla, nagpapasaya. Pero alam mo itong kung kailan December na, ilang araw na lang, tuwing makakarinig ako ng tugtog ng Pasko, tugtog ng mga pamasko, medyo iba ang dating sa akin, nalulungkot ako. Kaya naiisip ko yung mga nangyayari sa akin sa buhay na ito. Kakapanalo ko lang sa Vlogger of the Year. Actually, kahit na feeling ko panalo, pero ramdam ko yung lungkot dahil nga hindi ko nakuha talaga yung pagiging champion sa International Vlogger of the Year. Para bang saya-saya nila para sa akin. Pero ang hindi nila alam, ibang yung saya nila, congratulations, talagang ramdam ko yung dapat maging masaya ako. Pero ang totoo, sasabihin ko sa inyo, viewers, medyo lalo akong nalulungkot. Para bang hindi ko maintindihan kung bakit kailangan ko malungkot na dapat matuwa na ako, no? Sa simula pa ng buong taon at yung mga kalaban, ang dami rin namin, pero kahit paano may nakuha ako. Pero hindi ako, parang dagdag lang sa kalungkutan yung nangyari. Ganun din sa mga, sabihin ko na sa inyo totoo, akala nila, may pera ako, talagang hindi ako na ano ngayon, tawag nito hindi ako nagkulang, hindi ako nagipit, talagang sapat, pati kung ano yung gusto kong bilhin, lalo na sa pagkain, kahit saan, medyo kaya ko, no? Para bang hindi ako nagkulang, talagang blessed po ako sa aking pagdating sa financial. Pero parang hindi ko na-appreciate yung value o yung worth o yung halaga ng pera. Parang mas lalo akong nalulungkot dahil ang totoo, hindi ko alam kung saan kung kani-kanino ko na ginamit ang pera. Minsan naluloko pa ako. Pero baliwala sa akin lang nga sapat naman yung pera ko. Pero talagang andun pa rin yung lungkot. Lalo na pagka nakakain naman ako ng masarap. Pero every time na ako ay nagugutom, parang nababaliwala yung mga nakakain ko. Hindi ko maintindihan talaga. Kaya nga pumapasok sa akin, panahon ng Disyembre, Pasko. Kaya nga, gusto ko talagang alamin din ngayon kung ano ba ang meaning ng Christmas. Kung tatanungin nyo rin naman yung mga kakakilala ko, friendly ako, pala kaibigan, marami nakakakilala, pero ang totoo, nalulungkot ako. Dahil feeling ko, lagi akong mag-isa. Lagi akong, parang feeling ko, wala akong kasama. Kahit na lagi ako, lagi nyo siguro ako nakikita, may kasama, masaya. Pero ang totoo,
Hindi ko na kayang itago, pero kailangan ko sabihin. Kaya eto, ang totoo, gusto ko lang talagang malaman ngayon kung anong Christmas. Ayan, para bang a Christmas, pag may Christmas song, pag may pera, pag may pagkain, bago damit, no? Ang dami kong damit na nabibili kahit na hindi naman ganun kamahal, kakabili ako. Pero kaibigan, kakalungkot na, ang dami ko ng kaibigan na niloloko lang yata ako. Okay lang sana yung mga kaibigan eh, pero yung mga taong mahal ko pa, parang hindi ko masabi sa inyo ng lubos kung ano yung nararamdaman ko. Hindi ko malaman kung siguro may part na hindi naman siguro papasok sa akin yung inggit, pero parang mas pinaparamdam nila sa akin na dapat ako maging malungkot. Sana yung maintindihan nyo, no? Ayoko lang, gusto ko lang talaga malaman ko ano talaga meaning ng Christmas. Hanggang ngayon, ano kaya? Kailangan ba may kaibigan? Kailangan ba may tropa? O kailangan ba may kamag-anak? Minsan, kamag-anak mo pa yung mga umaaway o nagpapakita ng galit na hindi mo maintindihan. Ganun din sa mga minamahal, no? Ang daming tao na talagang puro pagsubok ang dinaranas. Magmahal ka, masakit, parang hindi ka mahal. Lahat ng bagay, parang lahat pagsubok na talaga namang meaning ng Christmas. Naalala niyo ba si Jesus nung isinilang? Siguro pinakamalaking pagsubok din yun sa kanila, no? Isipin mo, si Mary, ikaw, papayag ka ba, babae, na bigla kang magsisilang ng sanggol na hindi mo alam kung sino ang gumawa. Bigla na lang malalaman, ang hirap malalaman ng mga kapitbahay, meron kang dinadala sa loob ng tiyan mo. Pero no choice ka kundi tanggapin. Parang ang hirap ng pagsubok, lalo na sa part ng lalaki, si Joseph. Isipin mo, di ba siya mag-iisip na yung kanyang mahal na si Mary nagdadalang tao, at ikaw wala kang magawa kundi tanggapin mo na ikaw ngayon ang magiging ama. Yan yata lahat, sa lahat, sa dinami-dami ng mga pagsubok sa tao, no? Pero siguro isa rin yan sa mga mabibigat na pagsubok dito sa mundo. Pero hanggang ngayon, ulitin ko, ano meaning ng Christmas? Siguro yung nararanasan ko, yung nararanasan din ni Baby Jesus noon. Isipin mo kung saan siya nakarating. Walang tumatanggap sa kanya. Nade-deny siya. Di siya kilala, no? Talagang ayaw siyang patuloyin. Kaya si Mary at si Joseph, hindi malaman kung saan pupunta. Lahat na ng bahay yata kinatok para lang makituloy. Ganyan din ang mga nangyayari sa problema, no? Sa bawat tao sa buong mundo. Kanya-kanyang pagsubok, kanya-kanyang hangarin, kanya-kanyang gusto papaano maging masaya, papaano maramdaman ang Pasko. Pero siguro ang totoo, malungkot na malungkot po talaga ako. Ang vlog kong ito, gusto kong mapangiti, gusto kong sumaya. Siguro nasa mukha ko na ang very masay, joyous ba yung bang, andun yung funny face, andun yung kahit yata anong gawin ko, kung gusto ko na yata umiyak, pero andun pa rin yung ngiti, andun pa rin yung kala mo clown o nagpapatawa, pero hindi nyo alam pagka ako'y nag-iisa, puro isip, pag-iisip kung ano ba talaga ang kahulugan ng buhay ng tao, lalo ngayong Pasko.
parang ewan ko, siguro baka ako lang nakakaramdam nito, pero isa lang ang naiisip ko ngayon, kung ano meaning ng Christmas. Ipaparamdam sa iyo ang totoong meaning ng Christmas. Kailangan maramdaman mo yung lungkot na hindi mo maintindihan kung anong klase yung lungkot. Ito na siguro yun. Dahil kung gusto mo malaman ang tunay na diwa ng Pasko o saya o tuwa o maramdaman ang meaning ng Christmas, kailangan maramdaman mo muna lahat ng lungkot. Dahil sa araw ng pagsilang ni Jesus, dun lang natin ma-appreciate ang lahat ng maliliit na bagay. Yun ang meaning ng Christmas. Isipin mo, kung saan sila, kung saan pinanganak si Jesus. Ni sa isip natin, hindi yung si Joseph at si Mary, hindi sila dun dapat. At sino ang mga kasama pa? Puro hayop. At sino pa ang naging bisita? Isipin mo, tinuturing nilang hari. Pero, ang dala, ginto. Mga regalo. Pero, yun ba ang kailangan ni Jesus? Kilala ba ni Jesus yun? So, anong ibig ko sabihin sa ating buhay? Huwag na kayong umasa. Antayin nyo lang kung ano yung darating. Antayin nyo yung tadhana. Pwedeng kumilos, pwedeng, pero huwag nyong asahan. Dahil ang kapalit ay kanungkutan. Kaya nga, sa isa kong vlog, ano gusto mo sa buhay? Makontento. So, yun din ang sasabihin ko ngayon, ang meaning ng Christmas. Appreciate nyo. Pahalagahan nyo yung maliliit na bagay, kung ano meron kayo, kung ano yung dumating, kung ano yung, kung sino yung makasama nyo, kung ano makain, kung ano mabili, kung sino lang ang tumanggap sa inyo, kung sino lang ang, na kahit siguro, gawin nyo na lang, mahalin nyo, tanggapin nyo, appreciate nyo nga. Pagtanggap kung ano meron, pagtanggap kung ano, sino, saan. Yan ang gustong iparting sa atin ng diwa ng Pasko. Merry Christmas po.